Tapos ata, sinabi ni Psych Bro, hindi naman daw siya kasama, hindi naman daw siya ghetto dog. Ayan! Kamusta kayo dyan, mga kapatid? Namiss niyo ba ako? Ano nga pala si Mr. Sinister? Bakit tayo nito? Alam niyo ba ako'y nagbabalik at pinalayas ko na si Blessed Tang dito sa channel ko? Alam niyo kung bakit? Extra lang siya dito. Alam niyo ba may usapan kami na January lang siya lalabas. Aba, tinuloy-tuloy na ng gago. Hi, Blessed Tang, lumayas ka na rito. Hindi mo channel to. Gumawa ka ng channel mo, hinayupak. Ayun. At ngayon, ito na ang aking channel. Oh, matagal ko naman channel to eh. Ayun. Puro ako, ayun. Ayun. Isa pa. At ako'y nagbalik sa matagal kong pagpapahinga. Ayan. Namiss niyo ba ako, mga Repapips? Repapips? Repapaps? Sabihin niyo na naman, corny ako. Matagal na akong corny, hindi niyo lang napapansin. Ayun. Bakit mahilig ako sa ayun? Wala bang ayan? Ayun, isa pa. Ayun, sa lahat ng mga nakikinig sa akin at nanonood dito sa channel ng Tunay na Kritiko. Ayun, di ba sinabi ni Blessed Tang napapalitan niya ng clown call? Eh, gago yun eh. Ngayon ay binabalik ko na uli. Ito sa Tunay na Kritiko. Kaya magbalot-balot ka na. Ayun. At nandito tayo sa Mr. Sinister episode. Palakpakan! At dito, mamaririnig ang mga real talk! Diba? Mr. Sinister episode na pinamagatang Real Talk Time! Kumbaga, pahinga ka muna dyan, Blessed Tang. At baka putulin ko yung dila mo. Nakikinig pa ba kayo dito? Hindi na. O ayaw nyo na akong pakinggan? Kasi hindi na ako tumitira. Bakit gusto nyo ba araw-araw nag-aaway-away? Ayaw nyo ba ng pis-pis muna? Sino ba gusto nyo tirahin ko? Yung babae kong kapitbahay. Sabi ko sa kanya, buka. Didilaan ko muna. Ayun. Sa lahat ng mga nandito ngayon at hindi pa nakasubscribe, kayo gusto mag-subscribe na. Eh, kung ayaw niya mag-subscribe, diwag. Hindi ko naman kayo pipilitin. Ngayon, sa mga gustong mag-subscribe, mag-subscribe. At sa mga gustong i-click ang notification bell, hit ba o click? Nakikiblogger lang ako eh. Aba, hirap-hirap gumawa ng kanta, no? Kung araw-araw ako maglalabas ng kanta, baka maubusan ako ng utak. Kahit wala na akong utak. Lalabas ako na naman kayo ng mga beat na tug-tug-pak, tug-tug-pak. Palo-palo lang, buhay na. O, diba? Ito lang yan, eh. O, kung gusto nyo makinig, makinig kayo. Kung ayaw nyo, ayaw nyo. Kung gusto nyo ako panoorin, panoorin nyo ako.
kung ayaw niyo akong panoorin, fuck you kayo! Ayun. Ayun na naman. Puro na naman ayun. Ayun. Gawa kaya ako na kanta. Title, ayun. Ayan. Sana patuloy niyo pala supportahan ang aking channel na Tunay na Kritiko at hindi na to Clowncore TV. Ayan, Clowncore. Clowncore na damit. Supportahan natin yan. Diba? O, baka sabihin niyo na naman. Lumabas ako ng 2020. Tapos, nakilala ako Mr. Sinister, tapos bigla ako naglabas ng damit. Eh, ano pa kailan mo? Gusto ko kumita ng pera! Ay, di ba? May kumontra na naman kayo. At saka sasabihin niyo, pandemic rapper ako. Baka sabihin niyo, pandemic rapper ako. Ako si Mr. Sinister. Totoo yun, pandemic rapper ako. Ayan. Ano pa gusto niyo pag-usapan natin? Kung paano magluto ng chicken curry? O kung paano magluto ng menudo? O kung ano yung pangalan ng asawa ng kapitbahay nyo? Diba? Meron tayong gustong pag-usapan ngayon, mga kapatid. Diba meron nangyayari ngayong kaguluhan tungkol kay... Sino ba to? Si Syke. Yan. Makijismis tayo. Ayun. Kahit nahuli ako sa chismis, no? Sariwa pa rin siguro ito. O, diba mga kapatid? Sariwa pa rin ito. Kasi, nag-post ata yung... Huwag kayo magalit sa akin, ha? Hindi ko tinitira si Syke dito. Nag-post. Paliwanag na natin, pag-usapan natin. Para naman yung pag-usapan tayo rito. Diba? Para naman, ano... Para naman may ma-upload ako. Ayun. Yung tungkol dun sa, di ba, nag-post ng litrato. Ano, sa page ng Chinese Mafia. Di ba? Yung Ghetto Dogs. Di ba? Tapos ata, sinabi ni Syke, hindi naman daw siya kasama, hindi naman daw siya Ghetto Dogs. Di ba? Eh, napanood ko yung video sa ASAP, bakit may matangkad dun? Sino yun? Si Jabba? Kasi alam ko kasi, si Syke yung pinakamatangkad dun. Siya yung matangkad. Alam ko siya pinakamatangkad sa Ghetto Dogs eh. Sabi nga sa akin kung mali ako, mag ano kayo dito? Mag comment kayo? Di ba? Pero alam ko siya yung matangkad. Di ba? Wala naman ibang matangkad, di ba? Alam nga naman si EJ Pine sumali sa Ghetto Dogs. O si Marlo Aquino. Ayun, sinasabi nga, hindi daw siya naging party ng Ghetto Dogs. Ay, alam ko, naging party. Naging party ka naman. Kaso sinasabi niya, nakatakip yung mukha niya. O, diba? Tapos, nagpapakilala yung iba, mga nakatakip yung mukha, tapos nagpapakilala na. Eh, di sana, Sir Syke, ang ginawa mo na lang nung nag-Ghetto Dogs ka. Yung tipong nakatakip yung mukha mo, tapos inaangat-angat mo ng konti yung mask mo. Di ba? Oh, kaso ata ayaw pa rin lang magpakilala ng mga panahon na yun. Kumbaga, nag-comment siya doon. Nabasa ko yun eh. Nag-comment siya. Sabi niya hindi siya naging party ng Ghetto Dogs. Di ba? Di ba? Ayun, parang minasama ata yung nagagalit siyempre sila Jeffrey Tam, sila J. Playbong. Galing nun, yung Chinese Mafia. Nakikinig ako ng mga kanta niyan. Syke ng Chinese Mafia, ayan. Siyempre, sinasabi nila, bakit Syke hindi ka makamove on? O, ayaw niyo ba nun? Ganun si Syke hindi makamove on? Ibig sabihin, masarap magmahal si Syke? Kasi hindi siya basta-basta nakakamove on. Kasi kapag nakamove on siya, hindi siya masarap magmahal. Ayun, hindi, joke lang, Sir Syke, huwag ka magagalit sa akin. Pinakasaya lang natin ng panahon kasi masyadong mainit. O, diba? Baka bukas makalabang may mandis na sa'yo, Syke. Ayan, syempre nagulat. Diba, parang hindi siya makamove on sa mga nangyayari. Diba? Nagko-comment pa siya ng ganon. Dapat kasi, Sir Syke, hindi ka na nagko-comment ng ganon. Diba? Eh di, kung hindi ka nila tinuturing na Ghetto Dogs, eh di, magtayo ka na lang din ng grupo.
Get a horse. Joke lang ha? Peace tayo, peace, peace. Ayun. Pinapasaya lang kita, sir, kung maririnig mo ito o mapapanood mo. Pero alam ko wala kang oras na panoorin yung mga katulad ko. Ayun, may sinabi ata si Jeffrey Tam sa kanya na mag-boyband ka na lang. Parang sagwa. Isipin mo kasali si, ano, isipin mo kasali si Jabbar sa Westlife. Ano kong feeling? Di ba ang cute? Tapos si ano, si Marlo Aquino nasa A1. Grabe naman to si Jeffrey Tam. Di ba? Grabe naman mag-boyband na lang si Sai. Pero tama din naman sila, 2021 na hindi pa rin makamove on si Sai. Dapat Sai. Sir Sai. Yan. Pag-move on ka na, kasi yung mga kasama mo, bati-bati na sila. Nagbigay na ng respect kay King, kay Sir AE. King AE yan. Ngayon, kung meron man nagawa sa iyo si King AE, may nagawa ka din naman sa kanya. Diba, gumawa ka din ng kanta na tira sa kanya. Halos dinamay mo lahat ng mga kamag-anak niya na hindi na makasama sa bis, sa bip nyo. Diba? Diba kasi, yung bip, hindi mo ilagyan ng patatas. Kaya magluluto ka ng corned beef, magagamit ng patatas para masarap. Ayun, 'di ba? Tapos 'yun yung naging dahilan ng pagkaka ng ano, naging alita ni Syke hanggang sa mapunta siya sa Dubai. Ayun. Sana naman eh ayusin mo na kasi siyempre, bilang nakakatanda, tama naman. Hindi ko alam kung sino yung nagsabi doon, si J-Play Baba o si Chineda na matagal na yan, matatanda na sila, di ba? Tama naman yun, matatanda na sila. Kumbaga, dapat i-ano na yan, tigilan na yan, isang tabi na yan. Dapat mas ipakita nila ngayon na maging modelo sila, di ba? Tama ba ako? Palakpakan niyo ako! O, di ba pinalakpakan ko yung sarili ko? Kasi para magkaroon ng simbolo ng pagkakaisa. Kasi hanggat mayroong isang mga veterano na nagiging bitter sa isa't isa, eh wala tayong magiging peaceful life. Parang ano, parang sira ulo ko eh. Tapos sasanungin, bakit ikaw Mr. Sin, stop, tumitira ka. Eh, ano pa kailan nyo? Dallas din nyo. Sabihin niya, nakikisawsaw ako. Totoo yun. Ayun, sana si Syke, isang araw pagising mo, sana maisip mo, na member ka ng Westlife. Hindi, joke. No, kasi si, ano, inabasa ko yung kay Chineda. Ayun, sana minsan, isang araw pagising mo, na ma-realize mo kung ano rin yung nagawa sa ni Sir Andrew. Huwag yung masama kasi may nagawa ka din naman sa kanyang masama. Diba? Siyempre masakit yun. Diba? Dinamay mo. Tapos, kung di dahil din naman sa kanya, hindi ka magiging psych. Diba? Yun yun. Lahat ng mga kasama mo, eh, naging okay na. Diba? Sana naman ganun ka rin. Huwag mo mamasamain itong, ano, pag napanood mo ito, ha, kung sakali magkaroon ka ng time. At yung mga uma-idol kay Sir Sai, huwag nyo mamasamain ito. Pinapasaya ko lang kayo at sinasabi ko lang na hindi na dapat close the book na. Move on na. Kahit masarap kang magmahal, move on. Ayan. At ayun lang. Sana matigil na yan. Kasi mas maganda na magkaroon ng ghetto jokes, no? Batch 1! Ayan! 5:30! Gumising! 5:30! Nalasing! Ayan! Ayan! Sana magkaayos-ayos na kayo at maging maayos na. Kasi masarap tignan na lahat ng mga inidolo namin na veterans eh magkakasama-sama ulit. At ayun, ako nga pala ngayon si Mr. Sinister
At nandito tayo ngayon sa Mr. Sinister episode na pinamagatang Real Talk Time. At ikaw, blessed ang lumayas-layas ka na. Dahil channel ko to, gumawa ka ng sarili mong channel. O, diba? At sana patuloy pa rin kayong manood sa aking mga video at sa mga kanta kong katarantaduhang lalabas. Ayun, syempre, may mga lalabas din dito matitinong kanta. Sana man ako supportahan nyo. Kayo, mga nakakainis kayo. Ayun, supportahan nyo rin yung damit na naka, ano dyan, no? Diba? Clowncore, diba? Murang-mura lang yan. Diba? Kaya kung wala kayong pera, huwag kayong bumili. Ayun, ako sa muli. At ako si Mr. Sinister. At nandito tayo sa Real Talk Time. Ako po'y out. Peace! Sa next episode ulit. Testing na kasi to eh. I'm out.